Heto na mga idol, siya ang isa sa mga NBA player na nagpahanga sa Black Mamba na si Kobe Bryant. Ika nga ni Kobe na siya ang isa sa pinaka-toughest at unguardable player sa liga ng NBA. Hindi rin naman talaga matatawaran ng husay nito pagdating sa paglalaro ng basketball mga idol. Silang din ang kaisa-isang player na nakagawa ng 13 points sa loob lamang ng 33 seconds. Ang 7-time NBA All-Star, 2-time scoring champion at ang kinikilala bilang one of the greatest scorer at one of the greatest shooting guard in NBA history. Siya ay walang iba kundi ang 6'8 shooting guard small forward. Wala nang iba mga idol kundi si Tracy Mcgrady o mas kilala bilang T-Mac. Kaya sa video ito pag-uusapan natin ang kanyang kwentong basketball. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Isa si T-Mac sa mga NBA player na pumasok agad sa NBA draft galing high school. Kabilang na dyan sina Kobe Bryant, Kevin Garnett at LeBron James. Nag-high school siya sa Mount Zion Christian Academy High School. Sa kanyang paglalaro dito ay tinanghal siya bilang McDonald's All-American, USA Today High School Basketball Player of the Year at North Carolina's Mr. Basketball. Sa kanyang senior year ay nag-average ito ng 27.5 points, 8.7 rebounds, 7.7 assists, 2.8 steals at 2 blocks per game. Dahil nga sa mga numerong ito ay marami rin ang nagikait kay T-Mac na wag nang pumasok ng college at magtuloy-tuloy na sa NBA draft. Kaya nagpasya na rin si T-Mac mga idol na pumasok na agad sa NBA draft straight from high school. Kaya naman 1997 NBA draft sa edad niyang 18 years old ay nakasama nga si T-Mac sa draft bilang 9th overall pick. Nakasabayan niya dito sina Tim Duncan at Chauncey Billups. Sa kanyang unang taon sa NBA na maglalaro sa koponan ng Raptors ay hindi pa masyadong nabibigyan na mahabang minuto itong si T-Mac sa loob ng court. Well, kung sa kanyang high school basketball siya ang superstar ng koponan, sa kanyang rookie season naman mga idol ay ginagawa pa lang siyang reserve ng Raptors. Sa 64 games played niya ay 17 times lang itong ginawang starter ng Raptors. Well, dahil ito'y batang bata pa din naman noon, kaya sa kanyang rookie season ay nag-average lang ito ng 7 points at 4.2 rebounds per game. Malayo nga sa average niya sa high school mga idol. Samantalang kulelat naman ang Raptors sa season na ito dahil nag-record sila noon ng 16 wins and 66 losses na kasalukuyang worst record sa liga mga idol. 1998-1999 season nang makuha ng Toronto Raptors ang 5th overall pick sa NBA draft. Dito rin nangyari ang trade ni Antoine Jameson at Vince Carter na kung saan nakuha ng Raptors noon si Vince Carter mga idol. Well, FYI lang mga idol, si Vince Carter at Tracy Mcgrady ay magpinsan kaya naman naging dahilan nito upang maging maganda ang chemistry nila sa loob ng court. Sa season na ito ay nag-average si T-Mac ng 9.3 points per game at 5.7 rebounds per game. Bahagyang tumaas kumpara last season, ngunit kapos pa rin ang Raptors sa season na ito para makapasok sa NBA playoffs. 1999-2000 season ang last season ni T-Mac sa koponan ng Toronto Raptors. Sa season na ito ay nagpasiglab si T-Mac at Carter ng kanilang athleticism nang mapasama pa silang pareho sa NBA slam dunk contest. Sa season rin na ito nang maging 6-man na si T-Mac sa koponan at naging candidate pa para sa 6-man of the year. Tumaas na sa double D digits ang kanyang stats na nag-average sa season ito ng 15.4 points at 6.3 rebounds per game. Nag-record naman ang Raptors ng 45 wins and 37 losses, sapat upang makapag-qualify sila sa NBA playoffs. Kaya naman sa unang pagkakataon sa kanyang karera ay makakapaglaro na rin ito sa post-season game. Sa kanyang unang playoffs mga idol ay nag-average ito ng 16.7 points at 7 rebounds per game. Naging malaking tulong si T-Mac sa playoff run ng Raptors sa season na ito. Ngunit dahil nga sa lack of experience ng koponan mga idol ay nawalis rin sila kagad sa first round ng New York Knicks. 2000-2001 season nang pumirma si T-Mac ng 7-year $92.8 million contract sa koponan ng Orlando Magic. Nakasama niya nga dito si Grant Hill. Well, sa kanyang pananatili sa Magic mga idol ay nakilala siya bilang one of the greatest scorer of all time dahil sa kanyang magandang pinapakita kada season. Sa kanyang unang season sa Magic ay tumalon ang performance niya mga idol dahil nag-average ito ng 26.8 points, 7.5 rebounds at 4.6 assists per game. Sa season rin na ito nang makasama si T-Mac sa kanyang first All-Star appearance mga idol. Sa mga pagkakataon na yun ay naging franchise leader kaagad ng Orlando si T-Mac mga idol dahil tinulungan niya ang Magic mag-record ng 43 wins and 39 losses at nakapasok nga sila sa NBA playoffs. Ngunit sa kabila ng magandang pinakita ni T-Mac sa regular season ay nalaglag rin sila kaagad sa first round kontra Milwaukee Bucks. Sa kabila nito ay naging maganda naman ang playoff stats ni T-Mac na umabot pa sa 33.8 points per
per game, buhat na buhat niya ang Magic noon mga idol. 2001-2002 season ay patuloy pa rin ang magandang pinapakita ni T-Mac para sa Orlando Magic. Nag-average ito ng 25.6 points, 7.9 rebounds at 5.3 assists per game. Naging dahilan nga ang mga numero na to para mapabilang siya sa All-NBA team selection. Sa season din na ito mga idol, ang isa sa pinakamagandang duelo nila ni Kobe Bryant na nangyari nga noong November 27, 2002. Sa laro nilang yun mga idol ay halos nagpalitan ng opensa itong si Kobe at T-Mac na pareho nagdala ng 38 points. Ngunit sa pagtatapos ng kanilang laro ay nakuha nga ang panalo noon ng Orlando Magic sa final score na 112-102. Well, sa isang interview nga ni Kobe mga idol sa tanong kung sino ang pinaka-toughest player na nakamatch up niya sa liga ng NBA, well, ang sagot niya mga idol ay itong si Tracy Mcgrady dahil nagagawa daw nito ang lahat ng kanyang kayang gawin. Ngunit mas matangkad nga lang sa kanya kaya nasabi niya din na unguardable nga ito. Because he could do everything I could do, but he was taller. You would have liked that too. 2002-2003 season naman mga idol ang breakout season ni T-Mac dahil sa season na ito ay tinanghal siya bilang scoring champion ng liga dahil nag-average lang naman ito ng 32.1 points per game. Nakapwesto rin noon bilang pang-apat sa NBA MVP ladder. Ngunit hindi nga lang pinalad na masungkit ang MVP award. Nagtapos naman ang season ng may record na 42 wins and 40 losses at nakapasok silang muli sa NBA playoffs. Ngunit maalat talaga si T-Mac sa first round mga idol dahil nalaglag silang muli dito sa koponan naman ng Detroit Pistons. 2004-2005 season nang matrade na itong si T-Mac sa koponan ng Houston Rockets. Dito nakasama niya naman ang All-Star center ng Rockets noon na si Yao Ming. Naging maganda ang unang season ni T-Mac para sa koponan ng Rockets mga idol. Dito sa season na ito nangyari ang isa sa famous game ni T-Mac mga idol. Ito ay nangyari noong December 9, 2004 kontra San Antonio Spurs. Wala nang kapag-apagasan noon ng Houston para maipanalo pa ang laro. Ngunit gumawa nga ng milagro itong si T-Mac matapos siyang pumuntos ng 13 points sa last 33 seconds ng 4th quarter na naging dahilan pa ng kanilang pagkapanalo. Well, marami nga ang natulala at namangha sa ginawa ni T-Mac noon mga idol. Apat na magkakasunod na 3 ang kanyang pinakawalan kasama na din ang isang 4-point play. Well, balikan natin ang 2004-2005 season. Sa season ito ay nag-average naman itong si T-Mac ng 25.7 points, 6.2 rebounds at 5.7 assists per game. Tinulungan niya ang Rockets na mag-record ng 51 wins and 31 losses at mag-qualify sa postseason game. Sa playoffs naman mga idol na mag-average ito ng 30.7 points per game. Well, halimaw talaga itong si T-Mac pagdating sa playoffs mga idol. Ngunit malas lang talaga sa first round dahil nalaglag rin sila sa first round ng playoffs noon kontra Dallas Mavericks. 2005-2006 season ang disappointing season para kay T-Mac mga idol dahil nakapaglaro lamang ito ng 47 games dahil sa injury sa kanyang likod. Sa kabila ng kanyang injury ay nakapaglaro pa rin naman si T-Mac sa All-Star game sa season na yon. Bagamat nagka-injury ito mga idol ay magandang numero pa rin naman ang kanyang naitala sa koponan. Nag-average pa rin siya ng 24.4 points per game at 6.5 rebounds per game. Ngunit naging malaking epekto nga ang kanyang pagkawala sa mga laro sa regular season dahil hindi sila nakapasok sa season na ito sa postseason game. 2007-2008 season na magkaroon ng 22 game winning streak ang Rockets mga idol. Nakasalukuyan noon na second longest streak in NBA history. Nag-average si T-Mac ng 21.6 points, 5.1 rebounds at 5.9 assists per game. Nakapasok muli ang Rockets sa postseason mga idol ngunit sa pagkakataon na ito ay naging liability na nga kay T-Mac ang kanyang injuries. Sa mga panahon kasi na yon mga idol ay ang kanyang balikat at tuhod naman ang kanyang iniindan na kung saan kinakailangan pa nito ng reliever para makapaglaro lang ito. Kaya naman patuloy pa rin ang sumpa ni T-Mac sa first round nang makaharap nilang muli ang koponan ng Utah Jazz. Dahil siniguro ng Jazz noon mga idol na sila muli ang magwawagi sa sering yon. 2008-2009 season ay isa sa mga worst season ni Tracy Mcgrady mga idol. Dahil sa season na ito nang ma-miss niya ang unang 18 games ng regular season at nakapaglaro lamang siya ng 35 games sa season na ito. Dahil kalagitnaan ng season nang kinailangan maoperahan ni T-Mac sa kanyang tuhod at balikat dahilan upang ma-miss niya ang remaining ng regular season. Kaya naman bumaba ang kanyang stats sa 15.6 points, 4.4 rebounds at 5 assists per game. Sa kabila ng pagkawala ni T-Mac ay nakapasok pa rin ng Rockets sa playoffs. At guess what mga idol, dahil sa pagkakataon na ito,
ay naka-advance sila sa second round or semifinals ng playoffs nang talunin nila ang Portland Trail Blazers sa first round na umabot lang ng Game 6. Ngunit pagdating ng semifinals ay pader na koponan ng kanilang kailangan pabagsakin ang koponan ng Los Angeles Lakers na pinamumunuan noon ng Black Mamba na si Kobe Bryant. Well, isa sa mga pinakamagandang laban noon ng West Semis ang kanilang naging bakbakan, mga idol. Sa dikit ng kanilang laban ay umabot ng Game 7 ng kanilang serye, ngunit kinapos ang Houston Rockets at natalo sila sa Game 7 sa final score na 89-70. Bigo silang maka-advance noon sa Western Conference Finals. Sa pagsisimula naman ng 2009-2010 season ay nagre-recover pa lamang itong si T-Mac sa kanyang injury, mga idol. December 15, 2009 na makabalik ito sa lineup ng Houston, ngunit limitado pa din ang nabibigay sa kanyang minuto. Sa kabila nito, mga idol, ay after 6 games sa pagbabalik ni T-Mac ay hindi na nila ito pinaglaro pa dahil sa paghahanda noon ng Houston Rockets para ma-trade na ito sa ibang koponan. Kaya naman sa kalagitnaan noon ng season nang ma-trade nga itong si T-Mac papuntang New York Knicks. Tinapos niya naman ang season sa Knicks na may average na 9.4 points at 3.9 rebounds per game. 2010-2011 season nang maging free agent itong si T-Mac, mga idol. Nagpa siya nga ang koponan ng New York Knicks na hindi na siya i-extend ang kontrata. Kaya nasa kamay ni T-Mac kung saan koponan siya noon pupunta. Sa mga pagkakataon na yon ay pumirma si T-Mac sa koponan ng Detroit Pistons. Ngunit mababang output na ang kanyang nagiging ambag sa koponan na nag-average na lamang ng 8 points per game. 2011-2012 season, sa season na ito nang makapirma pa ng 1-year contract sa koponan ng Atlanta Hawks si T-Mac. Dito, mga idol, ay mababa na ang kanyang average na may 5.3 points per game na lamang. Hindi na rin siya masyadong nagagamit sa panahon na yon, dahilan na rin ang kanyang post-injury performance. 2012-2013 season ay muling naging free agent itong si Tracy Mcgrady. Ngunit sa kasamang palad sa edad niyang 33 years old ay walang koponan ang kumuha sa kanya sa pagsisimula ng season, mga idol. Kaya naman nagpasya si T-Mac na dalhin ang kanyang talento overseas. Dito, mga idol, ay pumirma siya sa koponan ng Qingdao Eagles, isa sa koponan ng liga sa Chinese Basketball Association. Nag-average naman siya ng 25.7 points per game. Ngunit bigo noon nakapasok ang kanilang koponan sa playoffs, mga idol. Kaya sa pagpasok ng postseason game noon sa 2012-2013 season sa NBA ay pinapirma pa ito ng koponan ng San Antonio Spurs. Well, ito ang masasabi nating last season ni T-Mac sa liga ng NBA, mga idol. Sa playoffs na siya nakapaglaro, mga idol, ngunit napakababang minuto lang itong pinapalaro, mga idol. Actually, naglaro lang ito ng 6 na beses sa Spurs na mayroon lang 5.3 minutes playing time per game at wala man lang naitalang puntos. Umabot pa sa NBA Finals noon ang Spurs na pagkakataon na sana niyang makasungkit pa ng kampiyonato bago siya magretiro. Ngunit sa kasamaang palad, mga idol, ay natalo sila ng Miami Heat sa Game 7 sa final score na 95-88. August 26, 2013, nang opisyal na ngang inanunsyo ni Tracy Mcgrady ang kanyang pagre-retiro sa liga ng NBA. Well, kayo, mga idol, isa din ba kayo sa humanga noon sa 6'8 shooting guard na si Tracy Mcgrady?